booking na naman, di na kayo nakatanggap. Wala namang in-order pero nakatanggap ng milk tea delivery worth 300 pesos ang vlogger na si Rose Martan nitong Miyerkules. Madam, may umorder po ba kayo ng milk tea? So ako po, nagulat na po ako noon. Sabi ko, hindi ako o-order kasi nga po, meron po akong milk tea shop. Paglabas ko po, nagalit na po yung driver. Sa awa nila sa rider, minabuti nilang bayaran na lang ang milk tea at ibigay na lang ito sa kanya. Sa'yo na kuya yung milk tea. Mag-milk tea ka ha. Ilang saglit pa, sunod-sunod nang dumagsa ang mga delivery na di rin daw niya in-order. Ayan kuya, oh, may dalawa ulit bagong delivery. Dami na nila. Oh. Ayan, oh, mga pinag-tri-tripan, nilalagay yung details ko. Ayan, oh, nagdating ano, ang in-order pa mga tigi 1,000 mahigit. Worth magkano yan kuya? 3,000. May pizza, liempo, kape, sitserya, shawarma, at may sex toys pa. Biglang may mga ganyan. Oh, grabe ka, Jai. May mga ganyan. Nakakalokat. Pero di pa dyan nagtatapos ang lahat. Bigla po may nag-pop up sa Gmail ko. Meron daw po akong order. Gmail ko po talaga ha. Ibig sabihin parang sa akin po talaga siya naka-address. Pati address ko, 2-door refrigerator. Parang worth nasa 4,000 pesos po ata yung ganyan. Eh, parang grabe naman. Sa kabuuan, umabot daw sa halos 15,000 pesos na halaga ng produkto ang na-deliver sa bahay ni Rosmar. Sa galit ng mga nagoyong rider, tinext pa nila ang number ng umorder. At sumagot pa raw ito. Sabihin mo kay Rosmar bayadan niya tapos gawa siya video sa TikTok. Sabihin mo kay Rosmar bigyan niya ako ng 5K, tigilan ko na. Ayon sa Manila Police District, hindi biro ang kaparusahan sa mga nanluloko gaya nito. Sa ating batas kasi, lalo na ngayon may pandemic, lalong bumibigat ang kaparusahan yan. Ang isang krimen, for example, krimen A, ang kanyang kaparusahan ay pagkakakulong ng isang araw hanggang 6 na buwan. So sa ganitong panahon ng pandemic, automatic 6 na buwan ang iyong kukuning kaparusahan. Paayo niya kay Rosmar, makipag-ugnayan na sa kanilang anti-cybercrime division para mapanagot ang tao sa likod nito. Binabalak na raw ni Rosmar na magsampa ng reklamo laban sa nanloko sa kanila. Oscar Oida, GMA News.